Hello mga ka-engine, welcome back sa YouTube channel ko, June Engine TV. Ito, may papakita ako sa inyo mga ka-engine na bagong kaalaman na naman ito. Meron tayong sasakyan dito na Lexus, 2002 model, lumang modelo siya, pero ang makina nito napakalaki mga ka-engine. V8 ito siya mga ka-engine, 4700 ang ano nito. Ito po siya. Ito yung sasakyan mga ka-engine Lexus. Ang problema nito mga ka-engine, re-retiming natin ito kasi nagpalit nga siya ng bagong timing belt, kasi ilang libo na rin yung ano, kailangan palitan sa ng belt. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo itong timing mga ka-engine. Magpapalit tayo ng tensioner niyan. Yan. Ito yung tensioner. Tapos itong isa pang bearing pulley niya. Ngayon, kita niyo po ba yung minarkahan ko? Ayan po, bakit ko nilalagyan ng marking yan? Kasi para hindi tayo mawawala agad-agad mga ka-engine, yung timing natin, baka bigla na lang lumihis, di ba? Ninigurado tayo kasi may marking naman siya. Hindi ko po talagang pwedeng hindi markingan yan, kasi at least naninigurado po tayo. Meron din po tayo sa crankshaft. Crankshaft, nakikita nyo ba yan mga ka-engine? Yan yung crankshaft natin. Ngayon, ikakabit na natin itong bagong tensioner, tapos i-retiming na natin yan mga ka-engine. Yan mga ka-engine, babaygan ko kayo pagka nakabit ko na itong mga bago at i-retiming natin yan. So ayan mga ka-engine, nagpalit na tayo ng tensioner niya, tapos yung pulley na isa. Ngayon, kakabitan natin yung timing ngayon. Ito na mga ka-engine yung bagong timing belt. Meron naman siyang mga marker, hindi naman kayo mawawala nito kasi may right cam shop, tapos may crankshaft, left cam shop. Ito po, may left cam shop po yan siya. Yan ang pangalan niya, left cam shop. Tapos yung right cam shop. Ito po, right cam shop. Kita niyo yan. Hindi kayo mawawala dyan mga ka-engine. Tapos may marker na rin naman siya, basta itap nyo lang siya sa uno mga ka-engine, yung piston, yun. Doon na makikita yung crankshaft kung saan nakatapat yung marker nyan. Kaya yan mga ka-engine, ikakabitan natin yan mga ka-engine para makita nyo.
kahirapan din to mga ka-engine, hindi basta-basta ito. Kailangan tignan nyo lagi. Ayan mga ka-engine, tapos na natin na ikabit ito. Ayan, ito papakita ko sa inyo yung timing niya talaga. Oh, ayan. Ito na po yung right camshaft niya mga ka-engine. Ayan. Ito na po yung left cam mga ka-engine. Tapos nandito tayo sa crankshaft mga ka-engine. Nandito po yung center nya. Kita nyo yan. Ka-engine. Yan ang center nya. Ngayon tapos na natin ay timing itong mga ka-engine. At least may idea na po kayo. May idea kayo na paano i-timing itong mga ka-engine. Iisa-isahin natin ito. Yan. Laging nakatap lang po kayo sa uno. Kung nakatrouble kayo nitong Lexus 2002 model V8, 4700 siya, mga ka-engine. Yan, at least may idea na kayo. Ayan yung timing niya, mga ka-engine, yung marking niya sa crankshaft. Kita nyo rin naman, pinakita ko na rin naman sa inyo yung sa center niya, mga ka-engine, diba? Kita nyo rin naman, center. Yan. Center niya. Yan. Ano yung center niya? Kita nyo ba yung may marking dyan sa baba, mga ka-engine? Yan ang center niya.
Yan, mga ka-engine, at least may natutunan naman kayong panibago sa makinang ito. Suggest ko lang, kung magka-trouble kayo nito, at least may idea na kayo kung paano nyo itatiming ito. Hindi naman to madali ang timing, mahirap-hirap din siya itiming, mga ka-engine. Eh, siyempre, kailangan mo pang i-align talaga ng maayos yung timing mo, mga ka-engine. At least, ayan, nakita nyo, tapos na siya, mga ka-engine. Ngayon, ayan, mga ka-engine, ayan ang ating ngayong vlog ngayon na maraming salamat sa mga supporter ko, sa mga subscribers. Maraming salamat sa mga baguhan at sa mga motorista dyan na bago lang nanonood sa video ko, like and share and subscribe na kayo. Ipindutin nyo lang ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Ayan po mga ka-engine, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat. Peace!